sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Hesed Tree o ang puno ni Hese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay mga kwento hango sa Biblia kung paanong sila ay ginagabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Hese. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay ang pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay sinugo ang kanyang anak upang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na inilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lagi mong ipinakikita ang iyong wagas na pagmamahal sa pamamagitan ng iyong katapatan. Ang iyong tipan kay Abraham ay ipinagpatuloy mo sa kanyang angkan, kay Isaac, kay Jacob at sa bayan ng Israel. Kami rin ay nagtitiwala sa iyong kagandahang loob at sa iyong hindi matatawarang katapatan. Bagamat kami ay makasalanan at masuwayin, hindi mo binabawi sa amin ang iyong pagmamahal at pangangalaga. Iyan ang aming laging inaasahan o Panginoon, lalo na sa mga oras na kami ay nahihirapan at halos nawawalan ng pag-asa. Ang hagdanang nakita ni Jacob sa pangitain, kung saan manhik manaog ang iyong mga anghel, ay tanda ng mas mabuting bagay na darating, sapagkat mismong darating ang aming manunubos. Hindi lamang si Jacob at ang kanyang angkan ang tatamo ng pagpapala, kundi ang buong sangkatauhan ang makikinabang sa iyong idudulot na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Ikalimang araw, ang simbolo ni Jose. Pakinggan natin ang kwento ng mga anak ni Jacob at ng inggit ng mga magkakapatid kay Jose kung paanong ang kasamaan ng tao ay nagdudulot ng hidwaan sa kapatiran ng mga tao. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan, kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Zilpa,
ng mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas, nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating siya Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol lang aming kawan. Sagot niya, saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal sa Midianita,
Iniahon nila si Jose at ipinagbilin sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang samahal ninyong anak." Nakilala niya ang kadamit. Kanya nga ito, "Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan." Sinira ni Jacob ang suot niyang damot at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng Midyanita kay Potifar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, si Jose ay isa lamang sa biktima ng kasamaan ng tao, ng inggit at pagkamuhi sa kapwa, na sumisira sa kapatiran at pagmamalasakitan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nabibiktima at naapektuhan ng pag-iral ng kasamaan ng tao. May mga nabibiktima ng mga krimen na kasuklam-suklam. May iba naman nabibiktima ng sistema ng kasalanan na patuloy na nagpapahirap sa mga dukha at mga naaapi sa lipunan. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, Ikaw ay nagbibigay pa rin sa amin ng pag-asa sa kabila ng kabaluktutan ng tao. Kami ay iyong iniligtas at pinalalaya. Ang tunika o damit ni Jose ay tanda ng kasamaan ng tao. Bagamat nagluksa si Jacob sa pag-aakalang napatay na si Jose, Ikaw naman, Panginoon, ang nagluluksa sa paulit-ulit na pagpaslang at pagsasakitan ng tao. Iligtas mo kami, Panginoon, sa aming kasamaan at kasalanan. Ibigay mo sa amin ang iyong anak na sa amin magliligtas upang kami ay palayain sa kasakaman at pagkamakasarili. At imulat kaming makilala ang aming kapwa at kapatid. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasamin Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot
sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip kita, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang lahat dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. At ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian.
at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo ang lahat. Pumatak na waring ulhan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Alleluia, sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabi po sa ating Ebanghelyo, matapos na ipakilala muli at purihin ni Jesus si Juan Bautista dahil sa kanyang pagpapahayag o pangangaral, ang sabi ni Jesus sa dulong bahagi, ang may pandinig ay makinig. Meron po ba ditong bingi sa mga nasa online? Meron po ba tayong PWD na hindi nakakarinig? Mukhang lahat naman dito, medyo normal naman ang tenga, so nakakarinig. Mahalaga po kasi yung marunong tayong makinig. At kapag napapakinggan natin, yung napapagnilayan natin kung ano ang dapat nating gawin at pagkatapos nito, isa sa buhay natin. Sa ating pagdiriwang, sa loob ng misa, laging nagsasalita ang Poong Jesus Nazareno na dapat pinakikinggan natin. Kaya ka nga nandito eh, dahil naghahanap ka ng kasagutan. Ang dami mong tanong sa Diyos, bakit ikaw naghihirap? Bakit puro problema? Ano ang dapat mong gawin? Sinasagot yan ni Jesus. Kung marunong lang talaga tayong makinig.
So ano bang humahadlang bakit? Lahat naman tayo dito nakakarinig. Although yung iba, yung gaya ng tinatawag nating nag-a-attitude tayo. Alam niyo yun, no? Yung expression na nag-a-attitude. Pag kinakausap, nagtutulog-tulugan. O sadyang tulog. Ganun na, di ba? Pinapayuhan, pero hindi attentive. Pag sa misa, pag kinakausap mo, busy. Yung iba sa inyo, nasasanay na may kausap sa cellphone habang nagmimisa, o kaya naman nagtitext habang nagmimisa, habang kinakausap ka at nagpapahayag si Kristo ng mga bagay na dapat nating matutunan, abala tayo. Lalo tigit, yung bang sarado na ang ating mga tenga sa mga bagay na kung ano ang dapat nating pinakikinggan. Nagkakaroon din tayo ng selective hearing or selective listening. Kung ano lang yung maganda sa tenga mo, yun lang ang pakikinggan mo. Pero kapag pangit sa tenga mo, isasarado mo ang pinto ng iyong tenga at wala ka ng pakikinggan. Mahirap po yun, di ba? Mahirap kausap yun. Mahirap nga na may katrabaho ka na kahit turuan mo, kahit sabihan mo, hindi niya gagawin. Bigyan mo ng instructions, hindi gagawin kasi may sarili siyang paniniwala. May sarili siyang alam na dapat gawin. Nagkakaproblema tayo. Balikan niyo nga po ng konti. Ano ba yung mga bilin sa inyo ng magulang ninyo na hindi niyo pinakinggan? Kaya tuloy, ayan. Ang sabi ng mga magulang natin noon, mag-aral muna ng mabuti. Narinig mo yon, hindi mo lang pinakinggan, hindi mo lang isinabuhay. Mas inuna mo ang boyfriend, girlfriend, kaya maaga kang nabuntis. Di ba? Yung mga ganong bagay ba? Ngayon, pag sinasabi natin ang utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Narinig mo yon, pero hindi mo pinakinggan. At ang, no, minsan marami po kapag naka-live tayo, pag yung mga nakikinig, magre-react. Ay, judgmental naman si Father. Diba, may binanggit ba tayong pangalan? Bakit nagre-react na parang gusto niyong ipagtanggol yung mga politiko na ibinibida ninyo? May sinabi ba akong pangalan? Yang sabi ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi, no, totoo, sa iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng fake news. Pero minsan nakikinig tayo para lamang makahanap tayo ng paraan o kung paano natin sasalungatin yung sinasabi. Hindi natin pinagninilayan, hindi natin pinakikinggan ng mabuti. Minsan po, kapag yung mga anak ninyo, minsan nagre-rebelde, o kaya no, kung ano-anong ginagawa, pakinggan mo. Bakit nagre-rebelde? O kaya naman, kapag yung mga magulang ninyo, nagbubunga nga, pakinggan mo kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang pagbubunganga. Hindi yung basta na lang tayo magagalit sa isa't isa, magrereklamo na lang sa isa't isa. Pakinggan mo kung ano ang pinanggagalingan nito. Kaya nawa po, no, sa mga sinabi ng Poong Jesus Nazareno, ang may pandinig, makinig. Nasa sayo na po yan kung talagang gusto mong magbingi-bingihan kasi walang gamot sa taong nagbibingi-bingihan. Sa mga taong bingi, mayroon pang pag-asa. Pero yung mga mas pinipili na magbingi-bingihan, walang gamot yan. Ang susunod yan, kapahamakan na. Pag napahamak na,
Ayun, rereklamo na naman tayo sa Diyos. Sasabihin na naman natin, pinabayaan tayo. Hindi naman nagkulang ang Diyos ng paalala sa atin. Nawa po, no? Katulad ni San Juan Diego, na kapistahan din ngayon, no? Na pinagpakitaan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, nawa po, mas hilingin din natin na mabuksan ang ating pong mga tenga at maunawaan natin kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Yung hamon o yung mensahe na dapat natin ipinaparating sa tao. Hindi rin po madali, no, kapag napakinggan mo kung ano ang tama at sinasabi mo sa mga tao kung ano ang mabuti, dahil may mga tao din talagang dahil nagbibingi-bingihan at naniniwala sa sarili na sila yung tama at mabuti, hindi madali yon, kasi pwede kang salungatin, pwede kang siraan, pwede kang pahirapan, pero mas mahalaga na mas maging matibay tayo sa ating pinaniniwalaan, dahil ito lalo tigit kung galing mismo sa mga salita ng Poong Jesus Nazareno. Muli, ang may pandinig, makinig. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alayin namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong ding galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa mga tatanggap ng komunyon, paalala po ulit, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto. Huwag pong magpapalipat-lipat yung nasa dulo pupunta dito para maiwasan po yung pagdidikit-dikit ninyo. Katawan ni Kristo. Amen. Halika na, magbalik ka,
pangako mo'y tuptin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ikay aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa iyo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Pangako mo'y tuptin mo na. Paalala, pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisi, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos si ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Nawa po ay patuloy natin sundin. Napapakinggan naman po natin yung mga safety protocols na ipinapatupad natin, hindi lang sa simbahan, maging sa labas. Buong bansa po ito na ipinapatupad. Kaya nawa po, panawagan sa ating mga politiko, yung mga meeting de avance, yung mga motorcade, na wala ng social distancing, na mapapaisip ka kung may COVID pa ba o wala. Kasi sa atin dito talagang naghihigpit tayo, yung distansya, yung... Pero pag nasa labas na, parang wala na bang COVID? Wala pa naman sinasabi ang ating IATF o ang gobyerno na wala na, pero sana po, no? Matuto na rin tayo, ha? Hindi nyo kinakailangan para bang halos buwis-buhay na kayo para lang pumunta sa mga meeting de avance na hindi na kinukonsider yung inyong kaligtasan para lamang masabing ang daming sumusuporta. Kahit sino pong politicians, mga tumatakbo, pakikonsider nyo naman po ang kalagayan ng bansa, ang kalagayan ng lahat, lalo tigit yung mga mahihirap na napipilitang sumuporta sa inyo, magpakita sa meeting de avance dahil umaasa na matutulungan nyo sila. Pero isaalang-alang nyo po yung kanilang kaligtasan. Gusto natin magpasko na wala ng face mask o wag nang bumalik ang face shield. Kaya nawa po, kayo din, lahat na naririto, pumapasok sa simbahan, disiplinahin po ang sarili. Ang may pandinig, makinig. At yung nakikinig, hindi yan mapapahama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pakitaas din po lahat ng mga imahin na natanggap niyo po para mabasbasan natin. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinpo na amin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
kan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Pagsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Maaari na pong lumabas ang lahat ng mga nakatanggap.